Tumayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon ng umuusbong niyang biyaya. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago, subalit ayon sa panahon, ayon sa kalooban ng Diyos. At ang hinihingi sa atin ay pasensya at pagsusumikap. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung papaano kayong nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harap ng madla, at kung minsan namay, karamay kayo ng mga kasamhang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat, kaunting panahon na lamang, hindi na maluluwat,
at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manamanahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mong hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala ka'y tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo po ang lahat. O Alleluia, o Alleluia, o Alleluia, o Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi.
Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pa't ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipaniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga hinaing at araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman po, bilang pasasalamat, palakpakan natin ang ating Panginoon. May tiwala ba tayo sa biyaya ng Diyos? Malinaw po sa ating mga pagbasa yung paghahalintulad ng ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang ipinangaral na salita, sa kanyang ipinangaral na kaharian ng Diyos. No? At siguro po, nasa larawan natin yun. No? Inihalintulad niya sa paghahasik ng binhi. No? Yung isang manggagawa sa palayan, no, ay ihahasik ang lahat ng binhi. Tapos, magpapatuloy siya sa kanyang gawain. At habang pinagpapatuloy niya yung kanyang gawain, ay sa tamang panahon, uusbong ang kanyang inihasik at magiging mabunga sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at tamang pagbabantay. Gayun din naman yung kanyang paghahalintulad sa puno ng mustasa. Magsisimula bilang isang maliit na butil. No? Kung nakakita na ho kayo ng buto ng mustasa, no? Parang tuldok lang yan. Pwedeng ikalat sa lupa. Pero sa paglao ng panahon, tutubo bilang isang mataas na puno. Mga kapatid, yung atin pong mga imaheng ito ay paalala sa atin. Katulad ng mga halamang ito, no? Siguro sa atin po yung iba nagga-gardening sa kanya-kanyang mga bakod o may mga bukid, no? Na kung saan ang kabuhayan ay iniaasa sa lupain, iniaasa sa magandang panahon. Umuusbong ang biyaya. Umuusbong ang paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos na ito ay isang paghahari ng kabutihan na ang ating mga pangangailangan ay kanyang igagawad upang tayo rin ay maging biyaya sa iba. Na ang mga nahihirapan sa buhay ay makararanas ng ginhawa. Na ang mga may sakit ay makatatanggap ng kagalingan hindi lamang sa pangangatawan, kundi higit na mahalaga sa diwa at kaluluwa, na ang lahat ay makararanas ng pagpapala ng Diyos. Itong kaharian na ito nangyayari at nagaganap sa tamang panahon. No? Kung ayon lang sa ating panahon, no? Mamadaliin natin yung pag-usbong yan. Makakita man lang tayo ng isang pulgada, baka mamaya huhugutin na natin nang hindi man lamang nagiging mabunga. Pero alam nating kawalan yun ng tamang pag-iisip. Sa halip, dumarating ang mga bagay sa tamang panahon. Sa halip,
sa patuloy na pangangalaga, namumunga ang siyang inihasik. Kaya magandang paalala po sa atin, ngayong Biyernes na ito, palagay ko marami tayong ipinagdarasal. May mga gusto sa ating gumaling sa pagkakasakit. May mga gusto tayo, mga oportunidad na ating makuha. May mga trabahong gustong makuha. Mga bagay na malampasan. Pero magandang paalala po na habang tayo'y nasa harap ng ating mahal na poong Hesus Nazareno, paalala po sa atin ito na sa lahat ng ating pagdarasal, sa lahat ng ating pagpapahayag ng ating nasa sa loob, mangyayari ang mga bagay sa panahon ng Diyos, sa pagkakataong ayon sa Diyos, sa mga panahong handa na tayong tanggapin ang mga ito. At kung ang mga talinghaga ng ating poong Hesus Nazareno sa paghahari ng Diyos ay ang mga gawaing ito na pang-araw-araw para sa mga Hudyo, no? Yung pananim, pagtubo sa mga halamanan, tayo mismo may mga talinghaga ang ating buhay na ipinararating ng Diyos ang kanyang kabutihan. Tulad ng nabanggit kanina, yung ating mga pinagdarasal, yung mga pangangailangan natin, yung mga gusto nating makamit na pangarap, yung mga bagay din na hindi natin inaasahan pero ibinibigay sa atin ng Diyos. Balikan po natin ang mga talinghaga sa ating buhay at sa ating pagdarasal sa pagpapatuloy ng banal na misa. Hingin natin yung pasensya, yung pag-aabang sa tamang panahon. Na minsan mahirap kasi tayo yung nakararanas ng kahirapan, yung pinagdadaanan natin, tatanungin natin ang Panginoon, kailan ba ito matatapos? Kailan ba darating yung hinihingi ko galing sa iyo? Pero paalala niya, pagsusumikap at pasensya. Hingin po natin ito bilang mga biyaya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. May mga bagay ba na umuusbong kahit paunti-unti, kahit minsan matagal, na kailangan kong kilalanin bilang biyaya ng Diyos, na kailangan ng higit pang pasensya, higit pang pagsusumikap sa pagpapakabuti at pagpupursigi. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging mapagpasensya sa biyaya ng Diyos at naghihintay ng bunga ng kanilang mga gawa sa kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iran. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na may Satanan ay nagbibigay bungay, biyayang kalobo ay aming inaalay, aming niling pagpapalat, buhay na dalisay, pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog. Upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit mo pa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko at nasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama,
kaawaan niyo po kami. Umakasa pong Jesus Nazareno. Patubayan niyo po't nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sama ko at nasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli ang aming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na kapag tayo'y nagdiriwang ng mga banal na sakramento at nagsisimba, nagdedebosyon, nananalangin, ay sa loob at sa paligid po ng simbahan ay kailangan nating maayos na nakasuot ang face mask. Siguraduhin pong natatakpan ang ilong at bibig, huwag hayaang nakalaylay lamang, no? At hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at makinig na mabuti. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan.